Yun, good morning po mga brosis. Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si NF Aqua, official ng Ram Lawin Wings Pampanga chapter. Nandito po kami ngayon sa Barangay Nabuklod. Dito po gaganapin yung aming venue para sa aming kargahan at i-welcome po namin yung bagong mga membro at yung bubuksan naming chapter at bagong founder po. O yan po yung mga tropa natin. Ayan. Ayan po sila. Meron pa po itong darating yung sila Supremo Jojo tsaka sila Supremo Aquarius. Shoutout nga pala sa mga aking subscribers. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa mga nanonood ng aking video. Itong araw po na to mahalaga po, sana makaabot kayo sa dulo ng aking video kasi meron dito, meron pong tatalakayin kung paano ba yung pagpasok sa Guardians, ano ba yung orientation. Mayroon pa bang waki, ganon. Kasi nung, yung mga sinaunang guardians pa, meron silang waki. So as of now, mga bagong guardians po, inalis na po namin yun. Wala na po kaming waki. Ang pinalit na lang po namin sa waki, yung orientation at seminar po, para sa mga bagong membro. Ayun. At shout out din po sa mga kapatid natin at W dyan. Sana po kami naroon na bansa, lagi po kayo mag-iingat at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Yan. At salamat po pala doon sa aking kapatid na nagpairam ng helmet. Kung yung naalala po ninyo yung vlog ko, nung pumunta kami ng Kapos Tarlac, nangirim lang po ako ng helmet kasi wala po akong helmet. Kasi mga pagka long drive po kasi, mga long ano po, nangirap po ako ng helmet yung para po ma, kumbaga safety. Yun. At saka po, salamat po kay, ano, shoutout kay Pang Roldan de la Peña. Salamat sa pagpapera mo sa akin ng 125 Bio Imo. Ayan, nakarating po ako ng Tarlac, Kapos Tarlac, Bamban, Pawe, hanggang sa bahay po. And shout out sa iyo, maraming salamat po. At saka ano po, meron nga po pala siyang bakery, yung mga Along Sampaga o Kadwantete, Makabebe. Pwede po kayong bumili ng tinapay sa kanya, masarap po ang pagkakagawa ng tinapay niya. Yan. Po, intro muna tayo. Morning mga bro. Good morning. Andiyan na po tayo. Okay. Maraming salamat. Malaking karangalan po na dito tayong lahat, no? Para pagtulungan natin ang ating obligasyon, no? Sana po masunod natin ang mga rules and regulations bilang isang guardian. So, makinig lamang po tayo, no? Mga batas at regulasyon na dapat sundin. Ito yung batas at regulasyon na dapat natin sundin, no? Bawat grupo mayroong tinatawag talaga na batas, no? Na kailangan sundin kahit anong grupo man ang iyong aniban. Mayroong mga protocol, mayroong siyang kailangan sundin bilang nagpapasakop ka sa isang grupo. Mayroon kayong kailangan sundin batas. Yung sa chapter 1, obligasyon bilang isang membro. Ano ba ang obligasyon natin bilang isang membro ng Guardians? May idea ba kayo? Ha?
Sino yung magpapa-adapt? Marami, no? So dati, yung inanibal nyo, meron din mga rules and regulations. Dito din, sa Lawin Wings, meron din. Meron tayong mga obligasyon na dapat sundin bilang isang guardian. Yung una, anong obligasyon to? Medyo mabigat. Paglalo na pag isang guardians ka, mabigat yung obligasyon nating sundin. Yung nga, sabi ni Supremo Aquarius kanina, na ready na ba tayo na pumasok sa guardians? Kasi mayroong kabigatan. Meron tayong mga obligasyon na dapat sundin. Mabigat na obligasyon bilang isang guardians. Yung una, sa Section 1, pagbibigay ng tulong ng kanyang kapwa sa abot ng kanyang makakaya. Nakapaloob sa ating misyon. Paano tayo tutulong, magbibigay tulong sa ating kapwa? Any idea? Dobro, baka may idea ka. Pagbibigay ng tulong sa kanyang kapwa sa abot ng kanyang makakaya. Yun. Lahat mo? About financial, about sa mga relief code, pwede tayong tutulong sa abot ng ating makakaya. Hindi naman ito yung mag-isang tutulong, kundi tayo lahat. Damay-damay tayong lahat sa abot ng ating makakaya sa pagtulong sa ating mga kapwa na nangangailangan. So, di ba? Mabigat? Mabigat mag-aalan. Sa palagay nyo, yung obligasyon natin na dapat sundin, magaan. Kasi yung pagtulong atin yan, nasa ating kalooban. No? Masaya yung makatulong tayo sa ibang mga kailangan. No? Number 2, sa Section 2, pagbibigay galang sa nakakataas, official man o hindi. Officialist man o hindi, magbibigay galang tayo sa nakakataas. Like sa mga Supremo, chairman natin, kailangan igalang Supremo down to founders. No? Hindi mo siya officialist, hindi mo siya RNG, magbibigay din tayo galang sa kapwa natin. Tao, lahat sa kaparangay natin, kailangan magbibigay tayo ng galang. Mabigat ba yun, yung pagbibigay ng galang? No? Like yan sa ating pamilya. Meron yan, magbibigay tayo ng galang. Paano po? Bliss po? No? Sa nanay at tatay natin, magandang umaga, yan ang magandang pagalangan. No? Pero mas maganda, yung mga igagalang natin, yung ating mga opisyalis. Susunod at susunod tayo sa ating official. No? Sa ating mga designated founder, mga supremo, si chairman, kailangan igalang natin. I-VIP natin sila. No? Very important person. Kailangan yan. No? Ang pagmano, ang pag-handshake ay isang paggalang yan. Magmamano ka sa iyong nakakataas. Kailangan yan. Respectful. Kailangan may respeto tayo. Bilang na kababa, MG mo tayo at MG, magmano tayo sa nakakataas. Yung ahit natin. No? Like sa mga Supremo, chairman. O sino man yung nakakataas sa atin. Kailangan bigyan natin ng paggalang. I-accommodate natin sila ng maayos. No? Kung ayon sa ating maabot, makakaya. Kaya kung mo din natin maayos yung nakakataas sa atin, bigyan natin sila ng paggala. Sa tawagan din natin, kailangan din may po. Hindi mawala yung po. Palaging may po, opo. Kahit sino yung kausap natin.
may upo kita, kita, kita. Yan ang tamang pag-alaman. Eh, kumabisyado ang tikit ha. Bilang isang membro. Kaya bro, kaya yung lalam dyan. Yan. Sa Section 3, sunod. Pagbibigay ng buwan ng butaw para sa pundo ng organisasyon, para sa bayanihan at iba pang mga gastusin. Sino makakaintindi dito sa butaw? Ha? Monthly. Sa iba, magkano yung monthly nyo? Yung nagpapadap. Dito sa Lawi, meron kayong tinatawag na butaw. 10 piso buwan-buwan. Bawat member, lahat tayo obligado magbigay. Walang extension to. Kailangan talaga yan. Para saan gamitin yan? Yung pondo na yan? Para itulong natin sa mga nangangailangan. Para magamit din natin kung meron tayong pangangailangan. May pondo na tayong mahugog kaagad sa ating organisasyon. Hindi na tayo mahirapan. Like sa mga may mga lakad, mga gamitin natin sa pagkain, ganyan. Meron tayong mahugot, especially sa pagtulong. Voluntaryo tayong tumulong sa mga may mga sakura, may mga problema. Tulad ng bagyo, malahat ng mga disaster. Kailangan tayong tumulong. May mahugot tayo agad-agad. Dahil sa pondo natin na 10 piso monthly. No? Kaya ba natin yung responsibility na yan bilang isang guardian? Baka, baka nabigatan kayo sa 10. Buwan-buwan. No? Hindi basta-basta papasok kayo ng guardian. Kailangan talaga pag-isipan natin mabuti. Kasi yung obligasyon natin lalong lumalaki. No? Sakripisyo. Wala tayong sahod dito, pero nagsakripisyo tayo para lang tutulong sa iba na nangangailangan. Kuha niyo kayo yung punto. Sige po. Maraming salamat kung ganun. Section 4, pagbibigay ng membership fee para sa kanyang ID, uniform, certification, at iba pa. Membership fee, kailangan talaga yan. Once na papasok tayo ng organisasyon, membership fee. Para din yan sa atin. Ano yung nagastos nyo? Ano yung binunot nyo? Makikita nyo sa ID, uniform, at iba pa. Lahat dito, nandun, makikita nyo kung saan napunta yung pera nyo na ginastos. Kung saan mapunta yung hinugot yung pera galing sa inyong pinaghirapan, galing sa inyong bulsa, kayo din ang makinabang. Like sa mga uniform natin. No? Isa to sa ating gastos. ID. Lalo na yung certification natin. Bilang napapatunay na isang markadong guardian. Kailangan meron tayong ID. Lepo. Section 5. Pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga kasama na nadisgrasya o nasawi. No, nadisgrasya, nasawi. Lalo na tayo mga guardian. Meron talagang mga pangyayari na ganyan. Lalo na motor, mga riders, hindi maiwasan yan. Meron mga disgrasya o either nasawi. So ipaliwanag ko mamaya about sa ating damayan system kung paano yung pagtulong sa mga nadisgrasya at sa mga nasawi na membro. No? Kailangan din tayo mag-comply sa damayan ng organisasyon. Laking tulong to para sa ating lahat. Okay? Sunod, chapter 2. Voluntaryong pagtulong ng isang membro. Kailangan to, voluntaryong pagtulong ng isang member. Hindi na magpatawag, hindi na kahirapan tawagin pa.
kailangan magbuluntary tayo sa ating sarili bilang isa pagkadong guardian. Una, section 1, pagbigay ng tulong financial sa ating membro na namatayan o nagkasakit. Ang kanilang malapit na kapamilya. So sa abang dito sa damayan system, i-discuss ko mamaya, ipaliwanag sa inyo ng mabuti paano magtulong tayo sa ating kapwa, paano tayo tumulong sa ating mga kapatid. Dito to, pasok to sa damayan system natin. So number 2, unahin ang sarili at pamilya sa oras ng pagsubok at sakuna. Tama ba o hindi? Unahin natin ating sarili. Paano tayo makatulong sa iba kung tayo yung nangangailangan ng tulong? O diba? Unahin muna, isipin muna natin ating sarili bago ang pagtulong natin pag-respondi sa nangangailangan. Baka diretso tayo takbo, tutulong tayo. May kapamilya natin, may kapamilya na. Mayroon ang problema sa ating pamilya kasi inuna natin yung pagtulong sa iba. Isipin muna natin ang ating sarili, pamilya, bago tayo mag-resisyon, makakwa, iba na. Sige po. Sana po, maintindihan nyo. Huwag kayong matukin, huwag kayong matulong, makinig lamang po kayo. Kasi marami kayong makukuha pangangaral sa Lawin-Win Guardians Brotherhood. Sunod. Section 3. Unahin ang trabaho o hanap buhay para sa pamilya bago tumugon at magbigay ng oras sa iba. Malinaw po ba? Unahin ang ating trabaho o hanap buhay. Paano tayo tumugon sa iba kung kailangan kung wala tayong trabaho? Diba? Tayo yung nagpabigat. Bilang isang membro, dapat unahin yung trabaho bago tayo tumugon sa ibang nangangailangan. Wala kayong trabaho, mahirap. No? Chapter 3. Mahigpit na ipinagbabawal sa guardians. Ano ba ang mahigpit na ipinagbabawal sa guardians? No? May idea kayo? Ano yung mahigpit? Away? Oh, yan. Yung troublemaker, di ba? Mahigpit yan na ipinagbawal. Tingnan natin kung ano yung pinagbawal sa isang guardian ng Law and Wins. Oh? Section 1. Ang paggamit ng pinagbawal na gamot sa lahat ng minimong membro. Sinong drug addict, drugger, pusher, user? Magtaas ang kamay. Wala. Gumagamit ng babae. Ah, wala rin. Alak. Sigatiyo. Meron tayo dyan. I-discuss natin yan. No? No? Ang may mahigpit talaga yung bawal, yung drug addict tayo. Bilang guardians, addict ka. Paano ka susundin sa iyong mga kababayan, kapitbahay, kabarangay, kung guardians na addict ka? Diba? May natanggal na dito. User, pusher, tinanggal. Hindi lang tanggal na kalisin ka, bakbakin pa yung marka mo. Pag-addict ka, oh yan, lahat. Diba? Tama? Masakit. Ganyan. Kaya iwasan natin yung ganun. Sino may yung nagpaplano na mag-addict? Okay. Huwag nang ituloy na pumasok sa guardian. Kasi nagpaplano pa yung nagagamit ng ganyan eh. Dapat iwasan natin yung pag-addict. No? Yung paggamit ng pinagbawal na gamot. Galit si Duterte niyan. No? Galit ang guardians niyan. Section 2, sunod. Ang pag-inom ng alak sa oras ng paglilingkod, programa at pagpupulong.
mahigpit na ipinagbawal, lalo sa ganito. May orientation, mayroong nagiinom, bawal yan. Mahigpit talaga yan ang pagpainom ng alak. Lalo na sa mga meetings, nagpapatawag ng meeting ng iyong mga founder. Nagiinom kayo, inuna nyo yung inom. Bago meeting, bawal yan. Tapusin muna ang pagpapulong, ang pagmimitin. No? Bago tayo magsaya, nandun yung kasayahan. Pero may limitasyon. Bawal tayong magpakalasin. Tama ba? Kasi ano yung kahinatnan kung sukra sa kalasingan ng tao? Wala, magulong, away, nag-aamok. Ilipin lang natin ang ating pag-inom. Yung kayang-kaya, yakang-yaka. Oh, mail. Diba? Pagkatapos, tulog. Hindi yung magwala tayo, mag-amok tayo sa ating mga kapitbahay. Nakatahiya, guardians ka pa naman. Madadamay ang ibang guardians na natutulog. Madadamay ang lawin wings guardians. Kung sa isang mimpir, mayroong pasaway. Kaya iwasan natin, lalo na sa mga binata, lalo na sa mga nag-iidad, 18 to 23, ganyan. Nandun kayong hotness sa katawan, naghanap ng alak. Diba? Kaya iwasan natin yung sobrang pag-inom. Cool down tayo. Guardians tayo. Lagi natin isipin kung may marka na tayo, guardians tayo. Hindi tayo sibilyan. Markadong guardians tayo. Nakakahiya, madampot ka sa mga pulis. Eh, guardians ka pala. Tapos ito yung nangunguna sa kalukuhan. Bawal. Kailangan cool down tayo. Kalma, sarili. Kailangan yan. No? Bilang isang pagkos dito sa ating mga marka. Sunod, 603. Ang paggawa ng sariling desisyon na walang abiso o hindi sinangguni sa mga nakakataas. Yung sariling desisyon natin na walang paalam sa nakakataas, sa namumuno, sa chairman, down to sa mga founder, mga supremo natin, kailangan isangguni natin. Ano may yung mga desisyon na kailangan natin desisyonan, kailangan isangguni natin sa nakakataas. Kung nakakabuti ba sa ating samahan o hindi. Kasi yung iba napakamali sa kanya. Diretso lang, walang paalam, walang abiso. Paul tayo yan. No? Hindi pala sang-ayon yung nakataas sa ating desisyon. Kasi nga, mali. Hindi tayo tama na nag-desisyon. Atin-atin lang, sarili lang. Nag-negosyo tayo sa ating sarili. Hindi tayo nagpag-negosyo sa nakakataas sa atin. Kundi, limitimong desisyon sa ating sarili lamang yung nasusunod. Kailangan, ipagpaalam natin sa nakakataas. Bawal yan, ha? Na may sarili tayong desisyon. Kailangan maghingi tayo ng kompromiso, abiso sa nakakataas, isang guni muna natin sa atin kung tama ba yung desisyon natin sundin. Sunod, Section 4. Ang pagbuo ng illegal na ang pagbuo ng illegal na faction laban sa organisasyon. No. Isa rin yan. Pinagbawal. Ang pagbuo ng illegal. Ano bang mga illegal na faction laban sa organisasyon? Yung ayaw mo, hindi mo gusto yung panukala. Hindi mo gusto yung... tama. Mayroong against. Nagbabayolet ka palagi. Kung ano yung desisyon na nakataas, ibayolet mo. Ayaw ko yan. No? Ang pagbuo ng legal na action. No? Laban sa organisasyon. Naggrupo-grupo na tayo.
Ay, dito tayo, huwag nating sundin yan. Mali yung sarila, tayo yung magloko. Mali. Dapat kung ano yung linagdaan, ano yung pinag-usapan, ano yung pinirmahan, yun ang ating sundin bilang isang membro ng Guardians. Kung ano yung linagdaan sa nakakataas, yun ang masusunod. Perfect kung pinasunod tayo sa kamalian, bawal yan, diba? Pero pag nasa tama naman, bakit hindi? Bakit hindi natin sundin? Bakit hindi natin gawin? Sunod, 6-5. Ang pagkalima o hindi magsunod sa mga kautusan ng ating pinuno at desisyon ng mga nakakarami. Ano ba to? Ang pagkalima o hindi magsunod sa mga kautusan. Utos, law. So, kaya ginawa yung law, batas, para sundin. Ano ba yung mga batas sa mga gobyerno, government? Traffic lab, for example. Kung hindi tayo sumunod niya, bully tayo. Sa guardians, meron tayong panukalang sinusunod. Meron tayong bylaws. Kautosan, utos. Ano ba yung utos? No, commandment. Kinakaman ka na huwag mong gawin to. Bawal to. Dapat sundin natin. Huwag tayong lumihis. Kailangan kung anong nakapaloob at ano yung linandaan sa sulat. Ito yung sundin natin. No? Huwag tayong magpayulit. Ito yung masusunod, yung bylaws natin. Kung ano mang meron tayo dati, dapat iwas-iwasan natin. Hindi lang isang guardians. Lalo na tayo. Yung magawain aming mali. No. Wala na yan. Passed away. No? Panibago na. Bagong guardians. Mamumuhay tayo sa bago. Huwag na yung una. Limutin na natin yun. Kalimutan na natin. Kaya may mga pseudonym nga tayo, iba? May mga alias, may mga malayaw. Kung sino ka man ang pangalan mo dati, kalimutan mo na yon. Magbago ka na. Bilang ikaw ay namarkahan na anong alias mo, anong pseudonym mo sa guardians. Mama ka ba? Mas mabuti yung gawin mo tayo tinayin na kayaintindihan tayo para mas madali at malinaw. Kung meron mo kayong hindi naiintindihan, pwede kayong magtanong. Sunod! 6-6. Ang paggawa ng maling impormasyon laban sa isang membro o opisyal na nagiging sanhi ng hindi pagkaunawaan ng bawat isa. No? Ang paggawa ng maling impormasyon. Marami yan. Kwento ba? Nagawa ka ng kwento. Ay, susundin ko, nakita ko, nandun, may kasama ko ba eh. Yung pala, mali yung informasyon mo. No? Mahirap yung ganon. Na yun yung isang kapagkasamahan mo, ginawa ko ng kwento na mali. Masakit yan. Pagharapin kayo kung sino yung tama o mali. Tanungin yung isa kung totoo ba o hindi. Ay, si Isip, nakita ko, nandun lang, nag-iinom, kaya pala hindi sumama sa meeting. Pero maling impormasyon. Isinumbong mo, bakit kaya? May galit na ba personal o sinasadya talaga? Bawal yung gano'n na mananadya tayo. Dapat kung ano yung tama, ano yung bakaya, yun ang sundin natin. Mahigpit na ipinagbawal yan. Na magbigay tayo ng maling impormasyon laban sa isang membro o opisyal. Okay, sunod. Number 4, chapter 4. Mga karapatan parusa na pwedeng makamit sa oras ng paglabag o hindi magsunod sa mga batas at regulasyon ng organisasyon. Meron palang karapatang parusa. No? Kung hindi tayo sumunod sa oras ng paglabag,
kung hindi magsunod sa mga batas o regulasyon. Batas to eh. Pinirmahan to sa nakakarami. Linagdaan to sa nakakataas. Kaya nagiging batas. No? Kung hindi tayo susunod, ano mangyayari? Pakinggan natin ha. Section 1. Ito yung disobedience. No? Yung hindi pagsunod. Bilang guardians. First offense, warning. Yung linagdaan, ito yung binasa natin kanina. Lahat yun. First offense, anong mangyayari? Warningan ka, kausapin. Second offense, 15 days suspension. Isuspended ka bilang isang markadong guardians. May pipirmahan ka na ikaw ay nasuspended. Kasi hindi mo sinunod yung bylaws. Foul ka. O baka hindi sa lecture, hindi nakinig, hindi napakinggan, yun ang kahinangan. Mayroon pa labag sa bakas bilang isang guardians. Second offense, anong magawin? 15 days suspension. Third offense, 1 month suspension. Patuloy pa rin, ginagawa ko pa rin. Kasi wala kang alam. Bawat meeting, wala ka. Bawat patawag ng meeting ng mga founders, wala kayo. Diba? Kaya, nagiging call tayo. Meron tayong na-open. Sa fourth offense, pagkatanggal bilang miyembro. Papirma ng resignation. Hello. Yan ang last offense. Fourth offense, resignation. Papirmahin ka na hindi ka nakaanin sa Lawin Wales Guardians kung gumagawa tayo ng sunod-sunod na kasalanan. Mahirap o mabigat? Diba? Parehas lang. Nahirapan ka pumasok. Nagastos ka na. Tapos, gumawa ka ng kalukuhan, matatanggal ka. Hindi ka na kaanib sa organisasyong guardian. Ang masaklap niyan, mahirap bakpakin yung marking mo. Oh, sakit. Plant saya. Gamitin. Kung hindi, kukurin ng tansat. Ayaw ko niyan. No? Ba? Sunod, no? Six-shot ko. This for PC. Hindi paggalang sa mga nakakataas. Walang risk nito. Walang modo. Ikaw mo. Ba? First offense, warning. Second offense, 15 days suspension. Third offense, 1 month suspension. Fourth offense, last. Pagkatanggal bilang miyembro. No? No? Discourtesy. No? Kung hindi pagsunod, hindi paggalang sa nakakataas. Mahirap yung gano'n. Kailangan. Meron tayong paggalang sa nakakataas. Ano bang dapat natin gawin na masunod natin to? Ha? Mano, galang, handshake, tapos, yakap. Meron yung ganyan. Alam natin yan, lahat. Kahit simpleng po lang, pag-alang na yan. Pagtawa, kung hindi nyo alam yung mga marking, pwede na tinawagan, sir, ma'am, suprema, supremo, chairman. Ganon yung pag-alang. No? Meron tayong moto. LWBGI. Ay. Moto. In service to one, in service to all. Long life guardians. No? Ang mga batas at regulasyon na ito ay pinagtibay sa tama sa pamamagitan ng ating butihing chairman at lahat ng opisyal ng organisasyon. Walang iba kundi si PCGS Lawin Trail Vanguardia, founding chairman. Ito yung linagdaan sa nakakataas.
No? Ito yung kailangan nating sundin, mga alituntunin. Kahit saan grupo, merong alituntunin, merong pinirmahan sa nakataas na ito yung dapat nating sundin bilang isang markadong guardian. So sana po may nakuha tayo sa ating lecture ngayon at magamit natin ito habang nasa guardians tayo. No? Walang iwanan po hanggang sa huli patak ng ating mga dugo bilang isang markadong guardian. Yun lamang po, maraming salamat.